Hello po, magandang gabi sa lahat ng mga taga Dubai. 8:35 dito ng gabi. Ako po si Charlie. 28 years old. 5 years na po akong OFW dito sa Dubai, sa UAE. Madami pong nag-send sa akin at nag-tag sa akin ng bagong ruling ng PhilHealth tungkol sa contribution sa PhilHealth na 3% mandatory PhilHealth contribution ng mga OFW all over the world. Okay po. Para po may context tayo, no? Kailan lang po ito nilabas? Kahapon lang ata. Hindi ko kasi nabasa to agad eh. Ngayon, nabasa ko ngayon yung buong laman. Ito po yung pinakamasakit dun sa naging kinalabasan nung 3% na yan. Ito po, ipapakita ko po sa inyo eh. Medyo galit na po ako ha. Hindi na po ako natutuwa. Pasensya na. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ito po yung 3% na sinasabi. Ano? Kunyari, ang sahod po ninyo, 3% yearly contribution. Hindi po fix yun, ha? Hindi po 2,500 pesos lang. 3% ng sahod ng OFW. Ito po, ano, papakita ko lang po. Ito po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% sa PhilHealth. Pagka, what if I don't pay the PhilHealth contribution? Under the Philippines Universal Healthcare Law, overseas Filipinos are classified as direct contributors. Therefore, payment and remittance of premium contributions is mandatory. Once they return home for vacation or other purposes, their health payment records shall appear when their documents are checked prior to their departure from the country. If there are missed contributions, the expat should settle them first along with compounded interest before he or she can be allowed to travel. Ayan po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% na contribution sa PhilHealth. Okay po. Ngayon ginawa ko tong live na to kasi po hindi sa pandinig natin, 3% napakaliit na bagay, no? Napakaliit na bagay para sa iba. Halos wala, hindi mo iindahin 3%. Pero para po sa akin, ito lang po masasabi ko. Kung sino man po yung nakaisip nito sa PhilHealth, kung sino man po yung nag-isip nito, kung sino man yung taong nag-isip nito, alam nyo na kung sino kayo. Putang ina nyo. Isang malutong nakaputa-puta ang inahan ng ina nyo sa mga pinaggagawa nyo. Hindi po nakakatuwa yung ginagawa nyo na OFW 3%. Naintindihan nyo ba kung gaano kalaki yun sa mga maliliit ang sahod dito? 3% ng sahod. Hindi okay lang kung 2,500 per month pesos, walang problema yan eh. Kaso 3% ng sahod. Ano kami? Bangko? Putang ina nyo? Anong katarantaduhan ginagawa nyo dyan? Ano, hindi nyo na mabayaran mga bonus nyo? Kami ginagatasan yung mga putang ina nyo? Kayong lahat dyan sa PhilHealth, putang ina nyo. Pakinggan mo to, lahat na nasa PhilHealth. Lahat ng OFW, magkakagulo dahil sa ginagawa ninyo. Bakit nyo dapat i-charge ng 3% ang mga OFW para dyan? Bakit? Pag nagkasakit ba kami dito, meron ba kaming hospital na PhilHealth ang may hawak? Putang ina nyo pala eh. Nagbabayad din kami dito ng insurance namin. Mga putang ina nyo, kinakalta sa sahod namin yon, mga bobo. 3%, ang liit pakinggan. Pero yung mga, nako, dito ba sa ibang bansa, pagka nagkasakit kami, may namatay dito, kayo ang magbibigay ng tulong? Niwala nga kayong tulong na binibigay, mga putang ina nyo. Tapos, uobligahin nyo kami na pag hindi kami nagbayad, hindi kami makakauwi. At hindi kami makakaalis ng bansa. Abay, putang ina nyo. Karamihan sa mga OFW dito, 2 years, 5 years, 10 years, hindi umuwi. O anong benefit namin, putang ina nyo? Anong benefit namin? Kung di kami uwi ng 5 years, babayaran namin yung 5 years. Sino nakinabang? Yung mga batugan? Imamandatory nyo sa amin eh, bakit yung mga taga dyan sa Pilipinas, minamandatory nyo ba? Mga putang ina nyo? Ako po, minsan lang po ako magalit.
Ako po ay 5 years ng OFW dito. Sa akin po, yung 3% na yan, halos hindi ko iindahin yung 3% na yan. Hindi ko iindahin po talaga yan. Wala po sa akin yung 3% na yan, kaya ko pong bayaran yan. Wala pong problema. Pero paano yung mga maliliit ang sahod? Alam nyo po ba na yung sahod na 1,200 dirhams, magkano lang po yan sa pesos? Alam nyo po ba yon? Yung cost of living dito tumataas. Ngayon pa na walang sahod. Marami dito walang sahod. Ginawa ninyo yung 3% na yan. Maputang ina nyo mga taga-Pilhet kayo, mga bobo kayo. Wala na kayong itinulong sa mga OFW. Bayani-bayani, tinatawag nyo kaming bayani, putang ina nyo. Hindi nyo na ba mabayaran yung mga bonus ng mga amo nyo dyan, yung mga manager nyo? Ano? Kami na lang kukuha na nyo ng pera? Isipin nyo nga yung computation, umaabot na 100,000. Ang yearly contribution ng OFW, mga hindot kayo. Hindi po ako nag-aano nito para sumikat o kung ano. Nabasa ko lang to ngayon. 5 years na po ako hindi umuwi ng Pilipinas. Wala po ako nakukuha ng benefit sa PhilHealth. Tapos magko-contribute ako? Ano? Anong gagawin namin? Tapos may increase pa, ayan o, nakasinabi o, increase pa annually till 5% ng 2025. Abay, putang ina nyo. Abay, napakagaling yung putang ina nyo. Hindi pa po kami patay, pinapatay nyo na po kami. Sa mga putang inang taga PhilHealth, wala po kayong itinutulong sa OFW. Wala kaming kahit ni isang benefit dyan sa gagawin nyo na yan. Pag nagkasakit kami dito, kami din ang nagbabayad. Hindi kayo. Pag umuwi kami dyan at dyan kami nagpagamot, hindi din naman namin nagagamit. Dahil napakatagal lang ginagawa ninyo bago ma-approve ang insurance. Putang ina nyo. Madami na po nagme-message sa akin ngayon na dapat hindi na ako nag-live tungkol dito. Pero kailangan po itong marinig ng lahat. Kailangan nyong ilabas yung boses ninyo, mga OFW. Huwag po tayong manahimik. Huwag nyong hayaan na mangyari to. Paano yung mga, ngayon oh, madaming tao lumalapit sa akin, walang pera, walang sahod. Hindi po ako nagyayabang, hindi ko po pinagkakalat, hindi ako nagpo-post ng mga tinutulungan ko. O paano yan? Isang taon, 6 months, tinitignan nila na wala silang sasahurin. Bakit namomonitor ninyo ba yun? Eh di ba titignan nyo lang naman yung nakarecord na sahod namin? Mga putang ina nyo, mga bobo kayo. Gagaling ninyo dyan. Puro kayo kuha, puro kayo hingi. Okay lang sana pagka-uwi namin dyan. Putang ina yung dati kong ang katrabaho, nagpa-opera ng mata, wala naman nakuha sa inyo, putang ina nyo. Hindi ko po to ginagawa para lang may masabi o mema lang. Napakalaking bagay po ng 3% sa milyong-milyong OFW. Nasaan na yung mga pondo na naipon ng taon, ginawa niyong bonus sa mga tao nyo? Tapos kami pahihirapan nyo sa 3%? Tapos pagka hindi kami nagbayad, may interest pa? May interest na, tapos hindi ka pa pauwi, paano nga yung hindi na nga makauwi dahil wala ng pera? Karamihan ng OFW dito, hindi na makauwi. Dahil saktong-sakto lang, sapat na sapat lang yung pinangkakain nila tsaka pinapadala. Akala nyo napakadali. Akala nyo tumatay ng pera dito yung mga OFW? Ang inang yan. Sipin nyo nga yun, yung iba nga nangungutang na lang para umuwi, tapos dadagdagan nyo pa ng pahirap nyo, mga putang ina nyo. 3% nyo mukha nyo, mga gago. 3% ang puta. Wala kaming mapapala sa 3%. Itigil nyo yan, mga bobo kayo. Putang ina nyo, PhilHealth. Fuck you. Minsan lang po ako magalit, minsan lang po ako, hindi na ako nagpo-post ng tungkol sa politika, kahit ano man yan. Kahit ano pa yan, hindi ako nagpo-post. Pero itong bagay na to, napakalaking bagay nito sa mga OFW na maliliit yung sahod. Karamihan ng OFW yung kilala ko pag uuwi, mangungutang pa yan para lang meron silang dalang pera na para ma, ma, para mapa,
mapasarap man lang yung stay nila na isang buwan. Para lang maramdaman nila na nakabakasyon sila, mangungutang yung mga yan. Tapos para bumalik sila dito, babayaran pa kayo? May interest pa, ang galing nyo naman! May putang ina nyo! Nakakaburaot kayo, mga putang ina nyo. Oo, magmumura o nagmumura. Karapatan ko to, putang ina nyo. 3%. Akala nyo, ganun kaliit. Eh, paano yung mga sumasahod ng ano lang dito, 12,000 pesos ang katumbas? Ano? Chacharge nyo din ng 3%? Matarantado kayo. Kung sino man yung senador, congressman, kung sino man yung mahawak ng pilot na nag-isip nito, kung sino man yung grupo na nag-isip nito, putang ina nyo, bobo kayo. Putang ina nyo, nakakaburaot kayo. Sasabihin, hindi kayo makakaalis? Doon ako nainis eh, hindi ka makakaalis? Eh paano nga magbabayad kung walang pera? Yung mga OFW dito, nagpapakain ng magulang nila, ng mga anak nila. Diyos ko, namamatay na yung mga magulang nila dahil nga walang makain, walang panggamot, dadagdagan nyo pa? Nasaan? Ano, bayani? Bayani nyo mukha nyo. Putangina nyo, bayani lang kami. Pagka maganda lagay ng bansa, gatasan nyo kami pag wala na kayong makuha ang pambonus nyo, putang ina nyo. Hindi ko sinisisi lahat ng empleyado dyan. Alam ko may mga matitino, may mga masasamang empleyado sa PhilHealth. Pero kung sino man yung nag-isip ng kaputang inahan na to, putang ina mo. Buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno. Buhay pa kami, pinapatay mo na kami. Putang ina ka. Hindi ko papahabain to para makakuha ng views. Ito yung opinion ko. Para to sa lahat ng OFW, hindi nyo alam kung gaano kahirap yung buhay dito. Madami nakakita, masarap lang, puro masarap lang, puro masarap lang. Putang ina nyo, hindi masarap buhay dito. Dahil kung meron lang kayong patrabaho dyan sa Pilipinas at maganda ang palakad nyo dyan sa Pilipinas, nandiyan kami. Hindi namin kailangan dito. Hindi kami dapat nangangamuhan dito kaso walang magawa. Putang ina nyo, pabibigatin nyo pa yung buhay namin. Utang ina nyo. Sa lahat po ng nakakapanood nito, kayo mismo magsalita, kahit huwag nyo itong ipakalat. Huwag nyo itong ipakalat. Kahit hindi nyo to i-share, hindi ko kailangan ng kasikatan, kayo mismo magsalita. Ilabas ninyo yung totoo na hindi dapat to nangyayari. Dahil pag inayaan natin to, aabusuhin tayo nito. Ngayon, 3%, 5% pa lang. Susunod na 5 taon yan, 10%, 15% na yan, putang inang yan. Katarantaduhan to. Huwag niyong hayaan na mangyari to. Sa lahat ng OFW, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko na nakakapanood, sa lahat po, kinukumbinsi ko kayo na magsalita. Ilabas ninyo sa social media ninyo, kausapin yung mga kamag-anak nyo, mag-post kayo sa PhilHealth page, sa lahat, i-post nyo yung katarantaduhan na putang inan to. Ang dami dyan nanonood, ayan o, nanonood sa akin. Walang mga trabaho. Anong ginagawa ninyo, PhilHealth? Dole, walang tinulong dito. Hindi lahat ng OFW natulungan dito. Putang ina nyo. Ayan, nagme-message o. Itigil ko na daw. Hindi ko na kailangan mag-live. Kailangan ko mag-live. Kailangan ko sabihin to. Kailangan lahat magsalita. Pag hindi kayo nagsalita, itutuloy-tuloy nila to. Wala na silang makuha ng pera, wala na nagbabayad. Kaya lahat ng nasa PhilHealth, putang ina nyo, 3%, 3%, fuck you!